napakaganda po na sa buhay po natin ang tinuturo ni Ate Father Pibil, lalo na sa mga kabataang babae na makakapanood ng bidyong ito. Lagi po nating tatandaan na mahalaga po kayo sa mahal na Diyos sa mga kabataang babae. Paulit-ulit ko yung sinasabi na huwag niyong ibibigay ang iyong pagkababae, huwag niyong ibibigay ang iyong virginity sa hindi mo asawa. Nakakalungkot isipin na pinasok na tayo ng kadimonyo ni Satanas, binago niya na yung paniniwala ng mga kabataan. Ang mga kabataang Pilipino ngayon, liberated na. Ang mga kabataang Pilipino ngayon ay ano na, na nalibang na sa mga pornong pelikula. Nakakalungkot isipin na katoliko tayong bansa pero pangalawa tayo sa Amerika sa panunod ng bold. Kaya sana sa mga kabataang babae at maging sa mga kabataang lalaki, sana kung magtatalik kayo ay kasal na sa simbahan. Po ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church about the union of spouses o pagtatalik. According to CCC, it achieves twofold end of marriage. Ano yung dalawang mahalagang hantungan dapat ng kasal? Una, ang pagkakaroon ng anak. Transmission of life. Maganda po na sinasabi niya na ang layunin ng pag-aasawa ay para magkaroon ng anak. Pangalawa, the good of the spouses themselves. So, pangalawa sa kabutihan po ng bawat isa. Nakita po ninyo ang nagiging epekto ng pagtatalik in the context of marriage. Hindi lang para magkaroon ng anak, kundi para sa ikabubuti, ikababanal ng mga mag-asawa. Hence, talking about the sacrament, kung tayo ay bumuti nang tayo'y bininyagan, kung tayo ay naging banalalo nung tayo'y kinumpilan, kung nakabubuti sa atin ng ating pagkukumpisal, ang ating pag-attend ng banal na misa, kung nakapagpabanal sa amin ang banal na orden ng pagkapare, kung nakatutulong at nakapagbibigay ng biyaya sa may sakit, ang pagpapahid ng Santo Olio, gaya ng lola ko na months ago, kinakabahan na kami sapagkat nanghihina at wala nang ganang kumain. Nagpunta ako, pinakumpisal ko, pinahiran ng Santo Olio. Ngayon lumalakas na siya. Kung ang mga sakramentong katapat... Napaganda po ng sinasabi po ni Father Pidel na yung sakramento po ay may layunin po. Kaya yung pitong sakramento po, sana ay huwag po nating abusuin, huwag po nating paglaruan. Kung ang mga sakramentong kababanggit ko pa lamang ay nakabubuti, nakapagbibigay ng biyaya sa tao, tandaan natin, kasama ang matrimonyo sa pitong sakramento at mahalagang bahagi ng kasal ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat doon nabe-bless sila, sapagkat kapag sila ay nagtatalik, niririnyo nila yung sa pamamagitan ng mga salita ay ang naging sumpaan nila ng ikasal sila. Sa totoo lang, ano, di ba, nagdiriwang ng golden anniversary, silver anniversary, at doon nagre-renew ng sumpaan at tipanan ng kanilang pagiging isa. Totoo yan. Maganda yan. Very good yan.